Ipinatupad na rin ang preemptive evacuation sa mga lugar na nasa tabi ng ilog. Live naman mula po sa Laguna, may ilang balita si Emil Sumangil. Emil? Igan, Susan, kumpara sa naging sitwasyon na kahapon, sa mga oras na ito, tuluyan ang tumigil yung pagpagaspas ng malakas na hangin, pero patuloy pa rin yung pag-ulan na nagsimula bago kumagat ang dilim kahapon hanggang kaninang madaling araw. Magdamag na naging masungit ang lagay ng panahon dito sa buong probinsya ng Laguna. Pero hanggang sa mga oras na ito, ligtas ang mga kababayan natin mula sa anumang peligro. Ito'y ayon sa provincial government. Umakyat na sa 900 ang bilang ng mga kababayan nating nagsilikas dito sa probinsya ng Laguna. Mula sila sa mga bayan ng Pakil, Pangil, Kalamba, Santa Rosa, Los Baños, kabilang sa mga tinututukan mga lugar dahil sa landslide-prone at flood-prone areas ng probinsya. Ayon sa Laguna Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nagkusa na ang karamihan sa mga nagsilikas dahil ayaw na rin nilang magka-problema pa sakaling lumala ang sitwasyon. Hanggang sa mga oras na ito, wala pang naiulat ang mga lugar na matinding binaha dulot ng walang humpay na pag-ulan. Nagsagawa na rin ang preemptive evacuation sa ibang munisipalidad, lalo na yung mga bayang nasa tabi ng ilog kung saan dumadaloy ang tubig mula sa Mount Banahaw, gaya po sa bayan nga ng Pakil. Tumaas ang antas ng tubig sa ilog pero hindi pa naman daw ito umaapaw patungo sa mga residential area. Samantala, nawalan ng kuryente kagabi sa mga bayan ng Kabinti, Pagsanhan, Lumban, Kalayaan at Paite. Ayon sa Laguna PDRMO, sanhiraw ito ng power tripping sa linya ng NGCP at dahil sa masamang lagay ng panahon, susubukin na maibalik ang supply ng kuryente ngayong araw. Igan, Susan, magbibigay ng go signal ang provincial government para sa ating mga kababayan kung kailan sila maaaring makabalik sa kanilang tirahan mula sa mga evacuation center. Igan, Susan. Maraming salamat, Emil Sumangil, mula po sa Laguna.